Walang ganun, sir. Saludo pa sila. Galing ng ganda ng laban mo. Pag sa Amerika, sir, o sa ibang bansa. Kahit gano'ng kakagaling, kung wala nakakakita ng laban mo, walang magpa-follow sa'yo. Kaya, swerte na mga boxingero ngayon. Kami, wala pa. Ngayon, may fight, may podcast na. Kaya, subscribe na kayo. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alam mo, pare, sabihin ko sa'yo, ha? Eh, ikaw, siguro sa boxing career mo, sinasabi mo na siguro tapos na. Pero bata ka pa, marami pang pwede mangyari sa career mo. Hindi natin alam na baka after 10 years, pag nag-usap tayo, isa ka ng sikat na manager, promoter, baka meron kang business, baka isa ka ng artista. Hindi natin alam yan. Di ba? Pero, I wish that. Well, doon naman talaga nagsisimula sa I wish eh. Pare, may mga nakasama ka na sinuwerte. So, darating din ang araw na baka ikaw swertehin, baka hindi sa boxing, baka sa ibang bagay. Pero sa boxing muna tayo, may tanong lang ako sa'yo. Total, na-mention mo na si Jerwin ng Kahasa. Sa ngayon ba, sino sa tingin mo yung pinakamagaling na boxingero natin dito sa Pilipinas aside from Manny Pacquiao? Sino yung tingin mo top 5 mo na pinakamagaling na boxingero ngayon? Magandang question yan. May mga future world champion, Charly Suarez, Pete Laurente, siyempre si brother Mark Magsayaw, si tao nito, Martin. Yan, may mga future. Tapos si Gabalo, yan, dati, nanonood-nood lang sa akin, kuya-kuya, ngayon, nag-indian world champion, idol. Oo. Yung pinakamasayang mong na-interview yun, sir, si Gabalo. Idol yun, eh. Napanood mo pala, ha? Tuwan-tuwa lang yun. Laging masaya, eh, no? Hindi mo alam kasi minsan, yung mga bata, no? Nung, yung panahon natin, yung maliliit na bata na hindi natin in-expect na susubol, na magiging sikat, na magiging magaling, no? Kaya ni Raymart. Actually, naniniwala din ako sa swerte-swerte, sir. Minsan, kahit magaling ka, kung wala ka rin swerte, like, kumbaga, combination, coordination, parang ganun, teamwork na kung magaling lang ako, tapos yung manager ko, wala, parang ganun ba, tapos walang promotion, wala rin, useless lahat, sir. Dapat teamwork yun na lang sama. Totoo yan, pare. Yung sinabi din sa akin, pati si, ano, yung mga ibang, ano, sabi, hindi magaling ka lang dapat na boxer, dapat meron pa rin talaga magaling na manager o promoter. At syempre, hindi naman sa bubuhatin ko sarili ko. Sabi ni Bumbum, pare, naikwento lang sa akin, kasi nga, syempre sabi mo, magaling ding dapat yung boxingero, pero hindi lang dapat boxingero yung magaling. Manager, promoter, tsaka yung oras, yung kalaban mo. Tapos, kailangan din expose ka sa media. Sabi ka nga sa akin ni Bumbum, pare, kahit gano'ng kakagaling, kung wala nakakakita ng laban mo, walang magpa-follow sa'yo. Agree, sir. Dapat expose, diba? expose ka sa media. Number one yan. Kaya media, number one. Astig. Totoo yan, kasi ngayon sa totoo lang, ha, maraming sikat na hindi ganun kagaling. Hindi lang sa Pilipinas, ha. Naririnig mo ba ako? Narinig kita, sir, nalobat yung charger ko. Yung headset ko. Kaya pala, eh. Sorry. Okay. Pare, marami, sabi ko, marami na mga boksingero, na mga sikat, pero hindi kagaling, pero mas malaki ang bayad sa kanila kumpara dun sa mas magaling sa kanila. Dahil, mas kilala sila. Totoo. Agree ako dyan. Di ba? Agree ako dyan, sir. Kasi grabe, no? Grabe. Kasi iba yung kilala ka. Kahit magaling ka, hindi ka namang kilala. Wala rin. Yun na nga. Kaya talagang, sa panahon ngayon, sinasabi ko rin sa mga boxer, tsaka sa ibang manager, kailangan alagaan natin yung, kumbaga, yung image natin sa social media, sa TV, kung saan man. Dahil importante, kasama ito sa pag-angat mo, eh. Dahil nung panahon nyo, sabi mo, medyo mahirap, eh, no? Mahirap mag-alaga dahil wala, sir, eh. Hindi ka makikilala, eh. Wala, sabi ko, panalo na tayo. Yung mga ganong history na wala, hindi kilala, sabi ko, swerte yung mga boxingero ngayon. Kasi
laban lang, may good luck sana. Siyempre, motivation mo na para magpupus kayo. Pressure yun eh. Maraming nakakap na lalaban ako. Kaya kailangan kong galingan. Oo, oo. Pare, ano ha? Matanong lang kita dahil na-mention mo yung magagandang, magagaling na boxer dito. Meron ka bang inaabangan na matchup na gusto mo makita? Pare, ito ha. Sunod-sunod yung mga talo natin ngayon sa boxing ngayon linggo. Bakit kaya sunod-sunod yung mga talo ng mga Pinoy ngayon? Tatlong sunod-sunod dyan eh. Sila Perez. Oo. Eh, ganun talaga, sir. Siyempre, kumbaga, yan, nakausap ko na sila. Yung na-interview mo rin. Hindi, kumbaga, iba na yung dating, kumbaga, uhaw sila, sir. Yung nakita ko si Perez, pati si Dulay, sabi ko, hindi naman ganito yung mga galaw. Nag-iba, malayo na. Kumbaga, hindi na, kumbaga, hindi na pwedeng ilaban sa bakbakan sa gera. Hindi na kumpeto. Sayang, ano, yung mga ganon. Yung mga ganon, sir, eh. Siyempre, bilang ako boxer. Yun, boxer siya. Bilang ako boxer, lalaban ako. Siyempre, parang pera na din minsan, sir. Gumagana, parang ganon. Kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng kumita. Sa tagal na walang laban. Okay. Pero nung ikaw, nung panahon mo, nung natatalo ka, nababash ka ba? Meron ba mga basher dati? Sir, walang nagbabas kasi walang social media dati, sabi ko ngayon. Walang pa, sir, eh. So, parang wala kang naririnig na negative comments dati? Walang negative, walang positive. COVID lang ang meron, sir. Okay, okay. So ngayon, kailan ka nakalaban na meron ng social media? So never mo na naranasan na sinabihan ka ng kahit harap-harap pa walang nagsabi sa'yo, ay, wala kang kwenta, lumaban, ganun, bakit ka talo, talunan ka, walang ganun? Walang ganun, sir. Saludo pa sila, galing ng ganda ng laban mo, pag sa Amerika, sir, o sa ibang bansa. So wala pa lang ganun dati. So ayun, kung ngayon ka lumalaban, nakakita ka ng comment na mga negative, paano mo kaya siya yan? Kasi ngayon, alam ko nakakita ka ng mga negative comments eh, pero hindi sa laban mo, sa laban ng iba. Parang nakikipagsagutan ka pa eh, alam ko eh. Oo. Magkwento ka nga ng isang comment na nakakatuwa na nakita mo na nakipag-usap ka. Eh, yung marami kasing ano, sir, eh, yung mga fans na panay comment lang, kung nakikinig man sila o nanonood man kayo, sa mga nanonood na mga fans lang hindi nakasubok ng boxing, sobrang hirap talaga kasi mahirap yung ibas mo yung boxingero na hindi mo nadanasan kasi noon, yun, magkikipag ano, halimbawa, sinabi niya na, ganito, wala kasing ensayo, ganito, ganyan eh. Tapos siyempre magko-comment ako eh, bakit, alam mo ba na wala siyang ensayo? Eh, ganun, kumbaga, para ko, sir, kumbaga, pera-pera lang yan, parang ganun, bakit, alam mo ba, paano mo ba nalaman na pera-pera yan? Kasi, boxer din ako, sir, kumbaga, nadanasan ko yung hirap nila, kaya minsan, binabara ko sila, sir. Minsan, sir, question naman yung sa akin, sir, hindi ko sila inaano eh, question lagi, bakit, alam mo ba yung katayuan niya? Paano ba siya na sinasabing pera-pera? Yung ganun sa katanong ko lang. Okay. May muntikan ka na ba makaaway sa social media? Wala naman. Wala naman, siyempre. Yung si... Sabi natin, nagtalo na kami ni... Sabi natin, sir, okay lang. Nagtalo kami ni yung kapatid kasi meron. Kasi yung about lang sa easy work. Siyempre, kumbaga, hindi naman siguro hindi yan sa mga ganong easy work. Siyempre, lahat naman ng boxingero, saan ba, ano, kasi pag sa ibang bansa, lagi naman sinasabi yun, easy work. Siyempre, sabi ko, boxer kasi tayo mga Pilipino, sir. Hindi naman tayo foreigner sa abroad ng ganun po, sir. Magkaiba yung natin, eh. Kasi, sa Pilipinas, kapag nakitang mayabang ka, parang hindi ka patok, eh. Pero sa abroad, patok ka, sir, eh. Okay. Hindi, sa akin naman, sa akin naman, style talaga eh, baby. Siyempre, iba na yung panahon ngayon eh. Iba na yung panahon eh, no?
Yung kay Casimiro, yung yabangan ng yabangan, yung kasi world champion yan, wala akong, wala, hindi ako, never akong nag- kasi, sabi pa nga ako dyan, world champion. Okay, alright. Siyempre, iba-iba talaga yung mga panahon ngayon, pero siyempre naiintindihan ka ta, mga Pilipino kasi yan. Gusto niyan yung parang mabait, na magaling, na parang Manny Pacquiao ang dating. I think, sir, misunderstanding lang yung nangyari nung ano, siyempre, parang na-shock lang ako sa sinabi niya, parang ganun. Okay. Below the belt. Okay. Yung tipong ganito lang, parang ganun ba, parang masakit sa akin eh. Pero wala na yun, tama na yun. Okay lang yan, tayo lang naman dito eh. Alam mo, dito sa ano natin, sa programa natin, dapat ano yung mga boksingero, pinagsasama-sama natin, binibigyan natin ng boses. At kung may pag-aawayin man ako, ang pag-aawayin ko yun, dalawang boksingero na maglalaban sa ring. Bala sila maglalaban. Pero pag nasa labas na, tapos na, kasama lang sa show yan minsan. Tao lang. Trabaho lang, saka show lang. Kasi kayong mga boksingero, para na rin kayong mga artista ngayon eh. So sa loob at labas ng ano, pinapanood na kayo ngayon. Kasi dahil nga sa social media, doon din kayo nakikilala eh. Totoo. Kaya swerte na mga boksingero ngayon. Kami wala pa ngayon, may podcast na. Kaya subscribe na kayo. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.